Hannah May, are you ready? Are you just going to listen or? No, coach. Kakanta po ako, coach. Kakanta ka, okay. Si Hannah, taga saan ka, Hannah? Agusan po. Agusan, all right. Okay, so meron kang gustong i-focus kung anong placement sa pinanood mo sa mga vlogs or kung ano lang yes. Yung lalabas? Kung ano lang po siguro yung lalabas kasi feel ko po hindi masyadong malakas yung ano falsetto ko. Parang okay. Alright, sige. Anytime you're ready, Hannah. Ikaw'y nakalang parating din sa akin. Nung ako'y nanalangin kay batala. Liwanagin mo yung words. Okay, gawin mo yung front, yung sinabi ko kanina. Okay, wait, Hannah. Yes. Na intindihan mo yung sinabi ko kanina about yung forward attack or front attack, yung pag-enunciate ng tunog mo or ng words or ng syllable using your hard palate, your gums, your teeth. Naintindihan yes. Mo yon. Okay, can you apply now? Kasi yun ang nagkukos ng pagka-weak ng tunog mo, hindi mo masyadong ini-enunciate yung words. Kaya hindi masyadong lumalabas yung tunog mo, okay? So, ulit po ako, coach. Sige, ulitin mo. Or i-continue mo na lang. Bakit umalis nang walang sabi? Bakit di siya lumaban kahit konti? Forward. Di may tamang tanhana. Bukas ang ilong. Nakita kita sa tagpuan ni bahala. May kinram sa mata na di maintindihan. Support diaphragm. Nilkong saan sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo. Kung ako'y ituro mo forward voice. Forward pa siya. And kunin natin yung at tumigil ang mundo. At tumigil ang mundo. Good. Nung ako ay ituro mo ang panalangin ko. Okay, careful lang ha. You keep your sound front para hindi nagtatouch sa throat mo. The reason why medyo may pag-crack ng konti is because ini-slide mo pa from your throat. Kaya yes, kaya nagka-crack yung boses. So to avoid that, i-keep mo yung tunog mo sa bibig, sa resonance space. Yung bibig natin, guys, is yung resonance space na tinatawag. Okay? Nakakatulong yung pag-enunciate ng tunog para mas maging consistent yung sound na pinoproduce. Okay? Kamusta yung pagkanta mo, Hannah? Feel ko mas nailalabas ko po yung boses ko pag hindi ko pinipigilan. Yun. Kasi unang-una pinipigilan mo tapos nasa ilalim yung puwersa. Ilagay mo yung puwersa sa harapan, sa bibig. So para kang nagbabite. Okay, para may talas yung boses.
May pagbabago ba nung sinabi ko na i-push mo to your front? Meron, meron po. Okay, anong pagbabago naramdaman mo? Anong pagbabago, Hana? Anong nabago? Kasi at first i-push ko. Mas naging clear po yung ano. Okay, na mas guys when you do lumalakas, nagiging strong yung sound. So para ma-project niyo na kagad yung boses niyo at mailabas niyo na yung lakas ng boses niyo, mag-front na kaagad. Huwag nang paligoy-ligoy. Okay, ang idea ng front attack is to avoid yung tension ng lalamunan. So ang effect noon, pag yun ang ginagamit nyo, klaro na kaagad ang tunog nyo. Right? Okay, so maraming salamat, Hana. Practicein mo yung front. Meron din akong vlog niyan. Panoorin mo. And also yung breathing, medyo kulang pa sa support ng diaphragm. Panoorin mo rin yung vlog ko about breathing and support. Right? So, thank you very much, Hana. Yes. All right. And next, walang anuman. Kai, are you ready, Kai? Paki-unmute mo yung mic mo, Kai. Hi, Coach. Hi. Hello, Coach. Good evening po. Taga saan ka, Kai? Taga Mindanao po, Coach. Sami City po. Saan ka sa Mindanao? Sami City. Ah, okay. Sami City po. Alright, sige. Anong ating anuhin ngayon? Kakantahin? Or meron pa bang topic? Focus tayo ngayon sa topic na napanood. Gusto, yung ang isa sa problem ko po, Coach, is yung pag ano ng high notes po. Okay, pagtaas. Kasi parang pilit po. Yeah, opo, pilit po yung ano ko. Kung nandito ka kanina pa, kung napanood mo yung kay Rolly, isa yon sa pag-atake ng high notes na itinuro ko sa kanya doon sa mas mataas na yung pag-connect sa upper pharynx area. Opo, Coach. Spread ng sound to your ears and to your head. Okay, isa yon. Okay, so guys, ito yung mga gagamitin ninyo pag mag-a-atake kayo ng matataas na notes. We'll start with the upper larynx. Upper larynx, so alam niyo, hanapin niyo yan, hawakan niyo to, and then you swallow. Pagka-swallow niyo, may mararamdaman kayo na natataas. Yun yung upper larynx natin. Pwede niyo i-drop doon yung high notes ninyo pag nag-a-atake kayo. Right? So, i-relax lang yung throat, make it open. Pangalawang level ng pag-atake ng high note, yung soft palate. Yung soft palate, yung soft tissue na nandoon sa loob ng bibig natin. Yung pinakamalambot nandoon sa loob. Doon, ini-spread din doon yung high notes. Okay? So, isa pa rin technique yun. Mamili ka ngayon, Kai. Anong gagamitin mo? Are you going to use your upper larynx or your soft palate or the upper pharynx area connected to your ears and to your head? Meron pang isa, yung open throat. Yung open throat is literally you open and you relax your throat. The higher the note, the mas ipiniplace pababa yung support for the high notes. Okay, can I hear you, Kai? Tingnan natin kung anong effective dyan. Sige po. Medyo kinakabahan po, sir. Huwag kang kabahan. Wait lang po. Relax lang kayo, huwag kayong kabahan. Wait lang po. Oh, ang larawan mo kahit sandali aking minamasdan para bang kapiling ka. Okay, connect mo sa soft palate mo, Kai. Dati ka, Coach? I-connect mo pa sa soft palate mo.
Sige, ulitin mo. So, ay, sige po. Wait lang. Okay, ulitin mo. Ay, wait lang po. Ocha. Sige. Oh, ang larawan mo kahit sandali. Okay, wait lang, aking wait lang, Kay. Wait lang, Kay. Alright. Nakikita nyo ba to, guys? Kita nyo to? Kita mo yan, Kay? Opo. Alright. Opo, ito ang soft palate. Ito ang sinasabi kong soft palate area. Ito yan, nakalawit na yan. Itong area na yan, yan. Yaan ang soft palate. Okay? So, di dyan mo i-spread yung high notes mo. I-connect mo dito sa i-spread mo from that soft palate to this area ng teeth mo, molar teeth. Can you try it? Ah! Doon sa loob. Yung mga high notes. Can you try? Ah! Alright, sige. Try natin, ha? Sige, ulitin mo yung part na mataas. Mo kahit sandali aking minamasdan para bang kapiling ka. Very good. Dati kay ligaya mo sa piling ko. Sige, now front. Huwag mong limutin pag-ibig sa'kin na iyong pinadama. Sige, front your words. Pintig ng puso, huwag mong itago sa isang kahapon. Sana'y magbalik nang mapawi ang pagluha. Ba't hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang mahal? Alright. So, kamusta, Kay? How was it? Mas comfortable po, okay. Coach, na ano. Very good. Walang Thank you po, Coach. Walang tension from your throat? Wala po. Okay. Sa chan ko po nakukuha ko. Parang sa chan ko po. Tsaka dito po, Coach. Very good. Guys, tandaan nyo yun, yung mga high notes, kung saan nyo dadalhin, kung saan kayo mag-a-attack. Malaking tulong yan, lalo na dun sa mga kumakanta ng matataas. Okay, so kamusta yung kanta mo before, Kay, at kanta mo kanina? Yung before po, Coach, parang pilit po. Parang naka-ano po ako. Para sa yung kanina yung pero ngayon po parang hindi ko po na-feel na nagagamit ko yung sa throat ko. Very good. Dumadaan ka lang, nagko-connect ka lang. Opo. Alright? So it's very effective. Thank you po, Coach. You're welcome. Alright? So I hope practicing niyo 'yon. So dito pa lang, guys, sa mga nagpa-participate, no, marami na kayong ideas na pwede nyong magamit. Right? So, kung meron dapat mas maganda, nag-take kayo ng notes. But anyway, ilalabas ko naman to sa YouTube. So, pwede nyo pang i-review yung mga tawag dito, yung mga kailangan nyong malaman. Right? Okay, maraming salamat, Kay, from Mindanao. Thank you, Coach. Maraming salamat sa iyo. Thank you po. Alright, so practice lang. I'll see you next week para tingnan natin kung ano pang na-improve. Okay. Guys, yung mga nakapag-perform na, gawin yan for this week. Yan lang at yan, ulit-ulitin nyo lang hanggang, and then pakinggan ko kayo next week, next session natin. Right?